Hi mga pamangkin! This is Tito Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tito Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Anong pangalan mo, Ate Girl? Ligaya. Ligaya! Taray! O, diba? Ligaya ng buhay mo. Ligaya. So, ligaya, ilang taon ka na? 25 po. 25, taga saan? Taga Bulacan. Taga Bulacan. O, sige, ligaya. Bakit parang hindi naman maligaya yung boses mo ngayon? Sobrang na-stress lang ako, Tita Kim. Dahil? Kasi po, late, nung nakaraang taon, meron akong nakarelasyon. Mm. Tapos, hindi ko po alam na committed po pala siya. So, nakaraang taon, may ginowa ka na may jowa ng iba. Anong klaseng committed? May asawa? Mm-hmm. May jowang iba? Anong level? Sabi niya po, kasal sila. Sabi niya kasal sila? So, napatunayan mo na meron nga talaga siyang asawa? Opo. Okay, so ngayon kayo pa rin. Nung nalaman ko po, nakipaghiwalay po ako sa kanya. Okay, so kailan ka nakipaghiwalay sa kanya? Nung mismong nalaman mo na, hindi mo na pinatagal? Opo. Okay, so ngayon, anong problema mo? Kaya lang hanggang ngayon, ginugulo niya pa rin ako. Bakit kanya ginugulo? Paanong paggugulo ang ginagawa niya sa'yo? Nung kinokontakt niya pa rin ako, tawag siya ng tawag, chat siya ng chat. Pinupuntahan ka ba? Tapos nagkikita ba kayo, ganon? Inaano niya ako, pinupuntahan niya ako sa amin, pero hindi ko siya nilalabas. Pinupuntahan sa inyo, pero hindi mo nilalabas. Okay, o tapos ngayon, anong problema mo? Na-stress ka kasi kinukulit ka. Opo, tapos hindi ko na alam kung paano gagawin sa kanya kasi tinatakot pa niya ako na magpapakamatay daw siya, ganon. Magpapakamatay daw siya pag hindi mo siya pinansin, ganon. Mm-mm. O tapos pero tanong ko sa iyo, mahal mo pa ba yung tao na yan o hindi na? Siyempre po, may feelings pa. Kaya lang, alam mo yun, parang parang nawawalan ako ng peace of mind. Siyempre nga naman. Hindi ko alam kung dapat ko bang i-chat yung asawa niya or i-inform, ganon. Pero sabi naman niya, parang kilala na daw ako kasi nakita daw yung account ko. Okay. Yun, pero hindi naman nga ako minamessage ng babae. Kaya lang, parang hindi ko alam kung tama ba yung naiisip ko minsan na i-message ba yung asawa niya. Ganun. Kasi parang sobrang naguguluhan ako sa kanya. Okay. Kasi anong sense, bakit gusto pa niyang magka-ayos kami? Bakit gusto pa niya na magkita kami? Oo nga, anong sense? Diba, samantalang may asawa na. Okay, so ngayon, anong gusto mong mangyari? Anong tinatanong mo sa akin? Paano palayasin sa buhay mo yung lalaki? Ganon. Oo, ganon. Oh. Paano gagawin ko? Kasi, Tita Kim, binlock ko din siya. Lahat talaga ng accounts niya, binlock ko na. Pero gumagawa pa rin siya at gumagawa siya ng account. Ah, eh bakit mo kasi finifriend ng finifriend? Hindi ko siya finifriend. Eh, paano nakaka-chat sa'yo kung hindi mo finifriend? Kung hindi mo naman i-accept yung message request, hindi naman yun mag-a-appear sa'yo. Nakikita ko yung message niya. Oh, pero hindi mo naman tapos diba ina-accept? Hindi ko talaga siya ina-accept. Pero nakikita ko lahat ng message niya. Oh, eh di wag mong tignan yung message. Di ba kasi pag sa messenger, pag hindi mo naman i-approve yung message request, hindi naman yan makakabother sa'yo. So, ang sinasabi ko lang naman dito is, I think you're doing a good job. I think binablock mo naman, nilalayo mo naman sarili mo, pinipigilan mo na yon, datapwat may feelings ka sa kanya, alam mo naman kung paano dumistat siya. So, I think you're doing, ay baka nasagasaan ka na dyan. Okay, so I think you're doing a good job. Siguro ang kinakailangan na lang is huwag tayo magpa-bother. Kasi ano na yun eh, parang second phase na yun eh. Matapos mong i-block yung mga tao na dapat wala na sa buhay mo, dapat hindi na tayo nagpapabother sa kanila. What I mean to say is, hindi na natin pinoproblema yung mga tao na yun. Tsaka yung mga binablockmail kayo na nagsasabing, sige, iwanan mo ako, magpapakamatay ako. Diba? May mga ganun kasi mga tao na parang tinitake natin yun as our responsibility. Don't and no. Hindi natin responsibilidad kung ano man ang gawin ng isang tao sa buhay niya. At saka ito ha, real talk lang. Karamihan ng mga nagsasabi na nagbabanta ng ganyan, hindi naman tinutuloy. Diba? At ang
point ko lang naman talaga dito, hindi mo siya responsibility. So kung magpapabother ka kasi sa kanya, talagang may stress ka. Pero kung hindi mo siya papansinin kahit ano pa yung sabihin niya, hindi ka may stress. Diba? So yun lang yun eh. A person cannot do anything to us unless we will allow them. Okay? Hindi lang na ia-allow sila na makipag-message sa atin, kundi iniisip pa natin. Diba? Minsan ino-overthink pa natin. Hindi lang natin iniisip, ino-overthink pa natin. Eh, samantalang, ang ganda-ganda na ng ginagawa mo, iniiwasan mo na, binablock mo na, hindi mo na nire-reply, hindi mo nilalabas, di ba? Eh, magbilang ka ng ilang taon, mapapagod din naman yan. Di ba? So, I think you're just doing a good job. Okay na yun. Pagpatuloy mo lang yun. Huwag ka na ma-stress. Hayaan mo siya kung sasabihin niya, sige, magpapakamatay ako kung hindi mo ko papansinin. Hayaan mo siya. Ganon, best. Di ba? Yan ang the last time kasi. Kasi yung sa amin, alam kasi nung pamilya niya yon. Kaya nga hindi ko talaga, parang walang-wala talaga sa utak ko na committed siya kasi nga, na-meet ko yung parents niya, nakilala ko yung buong pamilya niya. Oh, so ano pang gagawin natin doon? Oh, wala na, tapos na yon, wala na tayong dapat balikan sa issue na yon. Nagsinungaling siya sa'yo? Yes. Nauto ka? Yes. Meron siyang asawa? Yes. Mahal mo siya? Yes. Pero hindi pwede? Yes. So, tapos na tayo doon. I think you're just doing a good job ngayon. Ang problema lang sa'yo is masyado mo ini-stress yung sarili mo kasi habol ng habol sa'yo. E samantalang kung ipagpapatuloy mo lang yung ginagawa mo na sasaruduan mo siya ng pinto tuwing kakatok sa iyo, eh mapapagod at mapapagod din yan. Diba? Pero kung ako sa iyo, huwag mo na talagang balikan. Tama na 'yung ginagawa mo, ipagpatuloy mo na lang, ha? Okay. Sino 'yung kasama mo? Bakit parang may lalaki diyan? Wala, dumaan lang siya. Dumaan lang. You're doing a good job, I think. Tiisin mo lang. Alam ko mahal mo pa rin 'yung tao, may feelings ka pa rin sa tao. Pero kailangan nating gawin 'yung tama kasi kapag hindi natin ginagawa 'yung tama, mas lalong gugulo ang ating mundo. Okay? Thank you, Tita Queen. Alright, maraming salamat, ligaya. Taray ng energy ko pang DJ. Magandang umaga po sa inyong lahat. O ito, sabi ni... Ay, hindi nga pala natin babasahin yung mga walang share badge. Ay, nako. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.